Welcome to my channel, Sherlon. And sana guys, magustuhan nyo ang content ng ating vlog just for Hugot Lines with a joke. And more experience ko ang more experience kito. So, kung may matamaan man, siguro nagkataon na parehas tayo ng pinagdaanan. Just past relationships. So, yung iba, hindi ko experience. Nakikita ko lang siya sa ibang relasyon. So, parang na-inspired akong isulat or i-vlog ko siya. So, guys, sana magustuhan nyo. I love you and sa mga supporters ko. And sa totoong nagmamahal sa akin, through friends, legit friends, I love you so much, guys. Spread love, no hate. Ang sarap sa feeling ng may minamahal, di ba? Yung mahal mo, tapos mahal ka din. Kaya kang nasa ibang mundo, with your love. Kinikilig ako. Ayan tayo eh. Kapag may love tayo, kinikilig, diba? Huwag tayong tangabash. Mapapamura ako sa iyong syuta. Na 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 na. Good vibes lang. Sana hindi tayo ganyan. Magmahal lang tayo. Magmahal tayo, guys. Huwag tayong mananakit. Masama yun. Kapag sinaktan tayo, tapos gaganti tayo, may hindi maganda yung mananakit. Kung may minahal man tayo na hindi niya na-realize at nagawan tayo ng kamalian, saktan tayo, huwag tayong gaganti. Bad yun. Bad talaga. Pero kung gusto niya talagang ma-realize niya na nagkamali siya, na nasaktan ka talaga na ng bonggang-bongga. Iuntog mo! Malakas! As in, malakas! Malakas talaga. Ay, ako, kuntong pag-ibig. Ang dami na kasing, diba, lockdown, daming relationship na nagkakagulo na. Daming na yung tao. Problematic na yung tao. Ang lungkot-lungkot. Wala nang makain. Malungkot na, wala pang makain. Ano? Papapamura ka. Hindi. Kadyang mura. Magmura ka lang, pero huwag kang mananakit. Okay. And hindi naman yung... Respect, my God. Sorry po. Sorry. And it's a... part lang naman ng growing up, yung masaktan, di ba? At magpatuloy lang sa buhay. Moving on, positive life. Siguro hindi lang naman ako na-experience ng ganun. So, importante lang naman, positive lagi and moving on forward. Yun lang. At yung negative vibes, hindi dapat ina-apply. Kung may nanakit man sa atin, huwag natin sila may allow na gumawa pa ulit ng hindi maganda. Kailangan matuto din sila sa pagkakamali nila. And trust is very important in a relationship. So, kaya kayo, kapag magmamahal kayo, huwag niyong hingiin agad yung trust. Ine-earn kasi yun. Ha? Ine-earn yun. Tapos yung mga magmamahal, huwag niyo naman ibigay yung tiwala agad. Ha? Kasi kapag nasaktan kayo na. Kapag niloko kayo, kayo din naman. At mamahal, huwag niyo naman ibigay yung tiwala agad. Sinaktan ka na, sinaktan mo pa yung sarili mo. Double pain. So,
So, sana, sana po. Kung papasok man tayo sa isang relationship, yung hindi ka sigurado, yung na-attract ka lang, tapos na-attract ka lang, sunggab agad, hindi ganun kadali yun eh. Ang hirap ng ganun, kasi kapag nasaktan ka, tanggal ba agad? Lo, tayong tanga, besh. Tsaka, ang hirap ng sitwasyon, na nasa sitwasyon ka na naniloko ka na, kasi mapagmahal ka eh, you're a lover, mabuti kang tao, may mabuting puso, mapagmahal, marupok, ganun tayo nagmahal eh, marupok, hindi po, mahal na mahal mo kasi, kaya nabigyan mo pa siya ng chance. Nabigyan mo siya ng chance, tinanggap mo ulit. Mahal na mahal mo eh. Diba? Mahal na mahal mo, binigyan mo ng chance, tinanggap mo ulit, pinatawad mo. Tapos, ang masakit, alam mo yung masakit, yung niloko ka ulit. La. Hindi ka na nadala. Pakatatag ka, maging ayusin mo ang buhay natin. Ayusin natin ang buhay natin. Time mo na, ayan, ayan. Ayusin natin ang buhay natin. Nasaktan tayo. Kung nasaktan mo tayo, nagmahal mo tayo, dapat wise na tayo. Ang sarap magmahal kasi. Ang sarap talagang magmahal. Alam mo yung feeling na you and I against the world. Guys, ang sarap mapunta sa isang relationship na proud siya sa'yo. Proud ka, proud siyang ipakilala ka sa family niya, sa friends, sa mga kakilala niya na this is my love. O diba, ang sarap sa feeling. Hindi yung proud siyang ipakilala ka na, ipakilala ka niya na nanaloko ka niya. Diba? What a feeling. Kaya, kilalanin natin kung ano mamahali, kung sino yung mamahali natin. Kasi minsan, love is blind. Hindi natin nakikita yung mali. Yung nabulag tayo sa ating pagmamahal. So, dapat hindi ka na. Kasi ang love, dapat may trust, may respect talaga. Respeto, nandyan. Nandyan. Piliin niyo yung magmamahal sa'yo na may respeto. Hindi lang yung puro pag-ibig. Dapat ang pag-ibig is pure love. Dapat malinis na pag-ibig. May dignidad. Totoo yan. Hindi yung sasaktan yung feelings mo. Wala siyang respeto sa feelings mo na okay lang. Gawin niya lahat ang gusto niyang gawin kahit nasasaktan ka na. It's not a love. So, fish love ang tawag doon. Ngayon, ang hirap. Ang hirap makahanap ng true love. Kung magmamahal ka talaga naman, true love talaga yun. I mean, tamang tao. Sa akin, sete ako, minakilala akong super totoong tao. True love. True love talaga. So guys, hindi lang naman basta yung pag-ibig. Dapat happy ka. Happy ka na sa isang relationship na hindi yung happy ka sa isang relationship nyo pero yung karelasyon mo happy na pinaglalaruan ang feelings mo. That's not a love. This is a game love. Sana maraming ganito mga kapatahan ngayon. Nakikita ko, new generation. Ang daming ganito. Nakaka-stress.
sa masarap sa feeling na gusto kanyang makasama, di ba? Gusto kanyang makasama sa buhay, hindi lang yung gusto ka lang niya makasama sa kama, di ba? Halos karamihan yan ngayon, yun lang ang purpose. Dapat magkasama kayo, magplano sa buhay. Hindi lang magkasama lang kayo sa isang higaan. Hindi na ako agree sa ganyan. That's not good relationship. Masasaktan ka lang. Kasi, nag-expect ka. Tapos, wala naman kasiguradan. So, magkaiba naman tayo ng pananaw sa buhay. So, siguro na-experience ko lang yung ganun. So, hindi talaga maganda. So, yun. Sana, kung may mga wala pa dito. At alam ko na maraming naka-experience ng hindi lang ako, na mas malala pa. Or, sobrang sakit pa. Pero, stay strong pa rin sila. So, guys, saludo ako sa inyo. So, keep it up. I love you guys.